Part 14. Naupo naman si Zia sa kandangan ni Louie na hiyang-hiya at mapula ang pisngi. Talagang nakabukaka siyang umupo at tanggang tungo ang ulo. Inilapit naman ni Louie ang katawan para mapagmasdan ang mukha ng asawa. Nakangiti pa siya at natutuwa na tila ito pa lang ang unang beses na gagawin ni Zia ang ganitong bagay kahit matagal na silang mag-asawa. Natatakot ka o hindi ka lang talaga sanay sa ganitong bagay? Aniya, hindi, mahinang tugon ni Zia. Matapos ay idinantay ang ulo sa balikat nito para hindi makita ang kanyang mukha. Humaplos naman si Louie sa buhok ng asawa saka sinilip ang mukha nitong pilit iniiwas kaya hinawakan na niya ang pisngi nitong nag-iinit sa hiya. Tuluyan siyang hindi nakatiis at binuhat si Zia patungo sa hospital bed na naroon. Sumaboy ang itim at mahabang buhok nito sa puting kama. Sa kanya ginawaran ng marahan na halik sa labi. Matapos ay makailang ulit na hinaplos ang pisngi. Matulog ka muna, alam kong pagod ka. Sabay ayos ng kumot sa lantad nitong katawan. Nakasunod ang tingin ni Zia na maluha-luha pa. Bakit mo ba to ginagawa, Louie? Aniya dahil naguguluhan na sa ipinaparamdam nito. Hindi ito ang kilala niyang lalaki na ilang taon niyang nakasama. Tila ibang Louie ang nasa harapan niya ngayon. Hindi ko rin alam, Zia. Ang mahalaga lang sakin ngayon ay huwag kang pakawalan. Hindi kita kayang bitiwan dahil sa oras na gawin ko yon, tuluyan kang mawawala sakin. At baka ikabaliw ko kung mangyayari yon. May tumulong luha sa mga mata ni Zia matapos iyong marinig. Pinahid naman ni Louie ang luha saka marahang sinabi ang, huwag ka nang umiyak. Hindi mo dapat iyakan ang sinabi ko, ang isang tulad ko. Pero mas lalo lang naluha si Zia hanggang sa pigil na humagulgol. Pagmulat ng mata ni Zia kinaumagahan ay mag-isa na lamang siya sa kwarto. Kahit pa natatandaan niyang tumabi sa kanya kagabi si Louie. Hindi na rin siya masiyadong nag-isip at bumangon, mabilis ang nagbihis matapos maghubad kagabi saka nagtungo sa kabilang kwarto. Pagdating ay natutulog pa rin ang ama. Habang nasa sofa naman si Maricar na nilapitan niya para ayusin ang kumot na mukhang nahulog sa sahig. Pagkatapos ay binalika ng ama at naupo sa tabi para magbantay. Lumipas ang oras, mga alas 8 ng umaga ay dumating si Louie kasama si Alice. Nakasuot at eleganteng tignan kaysa sa suot nito kahapon. Nagising na ba si Papa? Tanong ni Louie. Nag-iwas ng tingin si Zia nang maalala ang ginawang kadrimahan kagabi at umiling sa tanong nito. Tinitigan ni Louie ang mukha ng asawa saka nanunuksong nagtanong, bakit namumula ang pisngi mo? May naaalala ka kagabi, napakurap si Zia saka napanguso para itago at magkunwaring hindi nahihiya. Anong sinasabi mo? Napangisi si Louie at hindi na muling inasar ang asawa. Maya-maya pa ay nagpaalam na aalis para sa business trip pero magpapadala naman ng tauhan na tutulong para magbantay kay Arturo. Tanong ni Louie, nag-iwas ng tingin si Zia nang maalala ang ginawang kadrimahan kagabi at umiling sa tanong nito. Tinitigan ni Louie ang mukha ng asawa saka nanunuksong nagtanong, bakit namumula ang pisngi mo? May naaalala ka kagabi. Napakurap si Zia saka napanguso para itago at magkunwaring hindi nahihiya. Eh anong sinasabi mo? Napangisi si Louie at hindi na muling inasar ang asawa. Maya-maya pa ay nagpaalam na aalis para sa business trip pero magpapadala naman ng tauhan na tutulong para magbantay kay Arturo. Tumanggo naman si Zia. Thank you, halos pabulong niyang wika. Nahihiya pa rin dahil iyon na lamang ang kaya niyang ibigay. Isang pasasalamat sa kabutihan nito dahil kung siya lang ay baka hindi niya maibigay ang best treatment para sa ama. No need to say thank you, pamilya tayo rito. Nakahanda akong tumulong kahit kailan mo kailanganin. Matapos ay marahan pang hinaplos ang buhok at pisngi ni Zia. Sige, at kailangan na naming umalis, paalam niya pang muli. Nang mga sandaling iyon ay naalimpungatan si Maricar. Lumapit naman kaagad si Louie bago pa ito makabangon. Mahiga lang po kayo, ma at aalis na rin naman ako, aniya. Pagkaalis ni Louie ay napatingin si Maricar sa anak. May gusto siyang sabihin pero hindi na niya itinuloy. Makalipas ang dalawang araw ay bumubuti na ang kondisyon ni Arturo at pinayagan ng ma-discharge kapag tuluyan ng hindi nakitaan ng komplikasyon. At isang magandang balita naman ang natanggap ni Zia nang tumawag si Mrs. Lim, Zia, nabalitaan ko nakabilang ka sa classical concert ni Mr. Samuel. May kaibigan ang asawa ko na naaaliw sa ganitong klaseng event at interesadong mag-invest.
Bakas ang tuwa sa mukha ni Zia sa narinig. Talaga po. Mga magkano po kaya ang kaya niyang i-invest? Hindi na napigil ang itanong. Hindi niya eksaktong sinabi pero ang sigurado ay handa siyang magbigay ng 100 million. Ang laking halaga, di ba? Masiglang sagot ni Mrs. Lim. Mas lalong natuwa si Zia dahil masosolusyonan na ang problema nila sa concert. Sobra na nga po ang halagang yan para sa kailangan namin ngayon. Ibibigay ko po ang contact info ng assistant ni Mr. Samuel para mapag-usapan po kaagad ang investment. Oh, sure. Okay po, bilang pasasalamat ay pwede ko po ba kayong may treat sa labas? No problem, Zia. Magsabi ka lang kung kailan. Matapos ang pag-uusap ay biglang naglaho ang tuwa sa mukha ni Mrs. Lim. Napuna iyon ng asawa at nagtanong, bakit mukhang malungkot ka ata? Hindi naman pera natin ang i-invest, kay Louie iyon. Napatingin naman si Mrs. Lim sa asawa ngunit hindi na nagkomento at sinarili na lamang kung anong nasa isip. Hindi niya masabing nagiging makasarili siya para sa pagtulong kay Louie at hindi sa pamangkin ng asawa, si Michael, na nahulog na ang loob kay Zia. Malaking gulo ang nangyari sa club kaya hindi nila magawang masuportahan si Michael kahit pa alam naman nilang nagkakalabuan na ang relasyon ng mag-asawa. Gaya ng napag-usapan, ilang araw ang lumipas ay nagkita ang dalawang babae sa isang restaurant. Pasasalamat kaagad ni Zia ang isinalubong kay Mrs. Lim. A simple thank you is enough, Zia. Natulungan mo ko noon at tutulungan din kita. Hinding-hindi ko po talaga kakalimutan ang pagtulong nyo. Habang sumisimsim ng tsaa ay biglang natanong ni Mrs. Lim ang tungkol sa kaibigan niya, natatandaan kong girlfriend ni Austin ang kaibigan mo, tama ba? Naghiwalay na po sila. Kaya naman pala, nabalitaan naming may engaged ito next week sa anak ng mga Javier. Tipid lang na napangiti si Zia, hanggat maaari ay ayaw niyang pag-usapan ang tungkol kay Lindsay. Hindi na rin naman nagtanong pa si Mrs. Lim at napunang medyo sensitibo ang nabuksang paksa. Matapos ay iniba na ang usapan hanggang sa tuluyang nagpaalam sa isa't isa. Bago tuluyang maghiwalay ay may ibinigay na maliit na regalo si Zia. Dahil mahilig sa art si Mrs. Lim ay ibinigay niya ang isang magandang disenyo ng embroidery na nagustuhan naman nito. Ang ganda, Zia. Magaling kang pumili kaya hindi katakatakang nagustuhan ka ni Michael, biglang natigilan si Mrs. Lim at awkward na napangiti. Napangiti na lang din si Zia at hindi na masiyadong pinagtuunan ng pansin ang sinabi nito. Paglabas nila sa lugar ay tumunog ang cellphone ni Zia dahil sa notification. Pagtingin ay nakapost sa social media ang nalalapit na engagement ni Austin sa babaeng nagngangalang, Nika Javier. Hindi niya man aminin ay maganda ang babae, bagay sila ni Austin. Natutuwa siya para sa binata. Napabuntong hininga siya at naglakad patungo sa sakayan nang biglang may humablot ng kanyang braso. Zia. Paglinggon ay nabigla si Zia nang makita si Austin. Sa article na nabasa ay nakangiti pa ito ngunit iba naman ang nakikita niyang itsura ngayon ng binata, malalim at nangingitim ang mga mata. Halata rin hindi nakapag-shave ng bigote at ang buhok ay bahagyang magulo. Maging ang damit ay tila ilang araw nang suot. Nasaan si Lindsay? Ani Austin sa namamaos na boses. Napangiwi si Zia dahil sa higpit ng pagkakahawak nito sa braso niya. Nagkausap pa kami kahapon, ang sabi niya'y nasa bahay lang siya. Ano bang kailangan mo? May engage ka na, kaya wag mo na siyang guluhin pa. Inis naman pinakawala ni Austin ang braso nito. Hindi ko siya makontak simula pa kagabi. Kaya, Zia, hindi sa nanggugulo ako pero hindi ko lang talaga kaya siyang bitawan. Ikasisira ng bait ko. Pero Austin, you're getting engaged. Anong mangyayari kay Lindsay, gagawin mong kibit? Ano sa tingin mo ang posibleng gawin ng fiancé sa oras na malaman nitong hindi mo kayang bitawan ang kaibigan ko? Alam mong walang kalaban-laban si Lindsay, ulila na siya kumpara sa pamilya ng babaeng papangakuan mo ng kasal. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya, Zia. Umiling-iling si Zia saka umatras. Paano ka nakakasiguro, Austin? Ni hindi mo nga siya makontak ngayon. Matapos ay tiningnan ito diretso sa mata. Wala kang alam kung anong klaseng hirap ang pinagdaanan niya, kaya hindi mo ko masisisi kung bakit ganito ako ka-protective sa kanya. Mas mabuti pang tigilan mo na siya at magpakasal na lang, mamuhay ng masaya. Huwag mo nang pahirapan pa si Lindsay. Mukha man siyang matapang pero nasasaktan din siya,
Matapos iyong sabihin ay lumayo siya para tawagan ang kaibigan ngunit hindi kumukonekta. Paulit-ulit na tinawagan ni Zia pero ganoon pa rin. Iniisip na lamang niya na baka may bigla ang trabaho o out of the country na hindi na bago sa kanya. Ngunit hindi pa rin maiwasang mabahala ng kaunti para kay Lindsay. Kinagabihan, habang natutulog ay biglang nagising mula sa bangungot si Zia. Napanaginipan niya si Lindsay, nasa dulo ng bangin at may dugo sa buong katawan. Nakatingin ito sa kanya nang magsalita, "Zia, kailangan ko nang umalis." Saka humakbang paatros, "Lindsay," hiyaw ni Zia matapos magising. Pinagpapawisan siya at hinihingal. Madilim ang buong kwarto maging sa labas ng bintana. Tuluyan siyang umiyak hanggang sa tumunog ang cellphone at mabilisan niyang sinagot sa pag-aakalang ang kaibigan ang tumawag. "Lindsay," iyak ni Zia. "It's me, Louis. May nangyari ba, Zia?" Gustong sumagot ni Zia ngunit pinangunahan na siya ng takot na nararamdaman mula sa masamang panaginip. Umiyak lang siya ng umiyak habang sinasabi ang, "Pinuntahan ako kahapon ni Austin, hindi niya makontak si Lindsay. Louis, natatakot akong baka may nangyaring masama sa kanya." Mas lalong lumakas ang hagulgol ni Zia. Dahil alam niya na kung ano man ang mangyari sa kaibigan ay hindi niya ito matutulungan. Wala na siyang kakayahan simula nang mawala ang yaman ng pamilya niya. Samantalang sa kabilang linya naman ay nababahala si Louis sa iyak ng asawa. Gustuhin niya man itong puntahan ngunit nasa ibang bansa siya ngayon na 10 oras ang layo mula kay Zia. Gusto niya man itong yakapin upang tumahan ay alam niyang hindi niya iyon kayang gawin. Ang magagawa lang niya ay kausapin ito na huwag masyadong mag-alala at tumahan na sa pag-iyak. Unti-unti namang hamina ang iyak ni Zia hanggang sa tuluyang maputol ang tawag. Maya-maya pa ay tinawagan ni Louis ang secretary para utusang ipahanap si Lindsay at imbestigahan ang tungkol sa fiancé ni Austin. Natigilan naman si Alice. Hindi ito kasama sa trabaho niya ngunit hindi siya pwedeng magreklamo. "Matanong ko lang, sir. Posible bang hindi matuloy ang engagement dahil sa kaibigan ni Ma'am Zia?" Umiling si Louis. "The two families recently merged on a huge project. Parehong mga walang tiwala sa isa't isa at itong engagement lang ang nakikitang paraan para mapagtibay ang samahan. Sa oras na umatra si Austin sa engagement ay siguradong kakatayin siya ng buhay ng sariling ama. Kahit pamalalim ang nararamdaman ni Austin kay Lindsay ay hindi ito susugal at idadamay ang isang malaking proyekto para sa pag-ibig. Hindi ito ganoong klase ng lalaki. Mas ginagamit nito ang utak kaysa puso." Tumanggaw naman si Alice sa paliwanag ni Louis saka umalis. Pagkasara ng pinto ay bahagya siyang napasando. At iiling-iling na nadismaya. Hindi katakatakang magkaibigan ang dalawa. Parehong isasakripisyo ang babaeng minamahal para sa pera. Dati-rati ay nagseselos pa siya kay Zia dahil ito ang napangasawa ni Louis pero ngayon ay naaawa na siya. Kinabukasan, ay hindi mapakali si Zia. Kasama niya ng mga sandaling iyon si Samuel at nagpa-practice pero hindi siya makapag-focus. Kaya pinagpasihan na lamang nitong umuwi muna siya para makapagpahinga. Humingi naman ng paumanhin si Zia na naunawaan naman ni Samuel. Paglabas sa theater ay muli niyang sinubukang tawagan si Lindsay ngunit gaya pa rin ng dati, "Cannot be rich." Pinag-iisipan na nga niyang mag-report sa mga pulis dahil sa labis na pag-aalala. Hanggang sa isang itim na kotse ang huminto malapit sa kanya, hindi na kailangang hulaan dahil kilala naman niya kung sino ang nagmamay-ari ng sasakyan. Bumaba ang bintana ng kotse at nakita niyang nasa loob si Louis. Casual ang suot nito, dark blue shirt. "Get in the car, Zia." Walang paligoy-ligoy na pumasok si Zia sa sasakyan, nasa loob ang tuta na agad kumandang sa kanya habang kamakawag ang buntot. Bahagyang naamoy ni Louis ang bango ni Zia matapos maupo sa passenger seat. Parang gusto niya tuloy itong yakapin at halikan. Ngunit nagpigil siya at pinili na lamang kabitan ng seatbelt ang asawa. Nanigas naman sa kinauupuan si Zia na bahagya pang naamoy ang pabango ni Louis na madalas niyang bilhin para rito. Napalunok ng lawag si Zia at nagbaba ng tingin. Habang si Louis ay nanatili at hindi na umalis sa pwesto, kino-corner si Zia sa kinauupuan. Natutuwa sa nakikitang kaba mula sa asawa. Pakiramdam niya ay may epekto pa rin siya rito. "Bakit hindi ka makatingin?" tukso pa ni Louis. Bahagya pa nga siyang natawa saka tuluyang umayos ng upo at nagmaneho na paalis. "Sa totoo lang, Zia.
Ang tangi ko lang magagawa ay tulungan kang mahanap sa ngayon si Lindsay. Pero hindi ang relasyon nito kay Austin. Siguro naman ay may ideya ka na hindi basta ititigil ni Austin ang engagement para sa kaibigan mo. Tumango naman si Zia dahil nauunawaan niya ang ibig nitong sabihin. Ilang minuto ang dumaan at huminto ang kotse sa ospital. Bago tuluyang lumabas sa sasakyan si Zia ay nagtanong si Louie, "Na-miss mo ba ako?" Kunot noong lumingon si Zia. "Hindi." Tumango na lamang si Louie sa kamay kinuhang box mula sa likod ng kotse. "Para kay Papa, gamot to para sa puso. Wala pa sa market pero sigurado namang napakabisa." Tinanggap ni Zia ang box saka nagpasalamat. "Okay, tumuloy ka na sa loob at babalik pa ko sa kumpanya. Pakikamusta na lamang ako kay Papa at Mama," tukoy ni Louie sa magulang nito. Pagkaalis ni Zia ay nakangiti pa siyang tumitig. Ilang sandali pa ay nagmaneho na paalis matapos ilipat ang tuta sa passenger seat. Tulala si Zia habang naghihiwa ng mansanas kaya napagsabihan ni Maricar, "Mag-ingat ka't baka mahiwa ang kamay mo." Saka lang natauhan si Zia at awkward na nangiti sa ina. Lumingon naman si Maricar sa natutulog na asawa sa kamahinang nagtanong, "Nakita ko mula sa bintana ang kotse ni Louie, hinitid ka ba niya? Nagkausap ba kayo?" Tumutulong lang siyang mahanap si Lindsay. Nang marinig ang pangalan ng dalaga ay biglang nakaramdam ng awa si Maricar. Masyado nang nakakaawa ang dinanas nitong hirap para muli pang masaktan ng ganito sa isang lalaking may engage sa iba. May ba tayo ng paksa anak at baka mas lalo ka pang mag-alala kay Lindsay. May nagpunta ritong nurse, dalawa sila at ang sabi ay kinuha sila ni Louie na siyang mag-aalaga kay Arturo kapag nakalabas na ito ng ospital. "Hindi ako tumanggi at hindi rin pumayag dahil gusto kong ikaw ang magdesisyon. Ayos lang ba sa'yo ang pagtulong na ginagawa ni Louie? Pinag-iisipan mo na bang makipagbalikan sa kanya?" Ani Maricar na muling tiningnan ng asawa at maingat na nagpatuloy, "Pansin kong nag-iba na si Louie at naging mabait ang pakikitungo sa'yo. Siyempre at napupunan iyon ni Zia. Ang laki ng pagbabago nito lalo na iyong gabi kung saan siya dinala sa kabilang kwarto, na kahit naghubad na siya sa harapan ni Louie ay wala itong ginawa. Hinumutan lang siya nito at tumabi sa pagtulog. Pero kahit naiisip niya si Louie ay na kay Lindsay ang focus niya ngayon. Pinag-iisipan na nga niyang lumipad papuntang Paris at baka naroon lang ang kaibigan. Masayang nagsa-shopping. Dahil ganoon naman si Lindsay, hindi nagpapa-apekto sa kahit na anong problema. Hanggang sa dumating ang araw ng engagement ni Austin, kasabay ang balitang natagpuan na sa wakas si Lindsay. Zia, nahanap na si Lindsay at nasa ospital siya ngayon. Saad ni Louie sa tawag. Agad namang kinabahan si Zia. Anong nangyari sa kanya? Sang ospital at pupuntahan ko kaagad para makita siya. Hindi naman kaagad sumagot si Louie. Ang mas mabuti pa ay si Sunduan na lang kita riyan. Matapos ang tawag ay mas lalong nabahala si Zia. Dama niya sa tono palang boses ni Louie na may hindi na magandang nangyari sa kaibigan. Muli tuloy sumagi sa isip niya ang napanaginipan. Ang kahabag-habag na itsura ni Lindsay sa kanyang panaginip ay sadyang nakakatakot. Wala pang 10 minuto nang dumating si Louie na halatang nagmamadali. Naka snow white accordion shirt at black handmade suit. Dapat ay nasa engagement ceremony ito ni Austin. Parang may iyak si Zia habang nakatingin kay Louie. Seryoso man pero kita niya sa ekspresyon na may masamang nangyari kay Lindsay. Pagsakay sa kotse ay mabilis din ang pagpapatakbo nito kaya mas lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Pagdating sa ospital ay lakad-takbo ang ginawa ni Zia. Marating lang ang kwartong sinasabi kong nasaan ang kaibigan habang nasa likod si Louie, nakasunod. Sa hallway pa lang ay maririnig na ang isang pamilyar na boses, humihiyaw at umiiyak. Nahinto si Zia at tuluyang hindi nakagalaw sa pwesto kaya si Louie na mismo ang nagbukas ng pinto. Natagpuan si Lindsay sa isang abandonadong gusali, nagdurugo ang kanang tenga gawa ng tauhan ni Nika Javier, pag-amin ni Louie. Nanubig ang mga mata ni Zia nang makita sa hospital bed si Lindsay. Kahit nasa loob sina Austin at ang fiancé nito ay wala siyang ibang nakikita kundi ang kaibigan. Nanginginig ang buong katawan ni Zia habang papalapit sa kaawa-awang kalagayan ni Lindsay. Lumuluha ito pero ang mga mata ay walang kabuhay-buhay. Halos hindi niya ito makilala at parang bangkay sa itsura nito ngayon. Nagangat ng tingin si Lindsay at nang makita si Zia ay saka lang nakitaan ng kinang sa mga mata.
Nang inag ang labi nito hanggang sa tuluyan ang napahagulgol, nakaangat ang dalawang kamay para sa nag-aabang na yakap. Saka lang bumilis ang hakbang ni Zia at niyakap ng mahigpit ang kaibigan. Matapos ay tiningnan ni Zia ng masama at may puot si Austin, anong ginawa niyo sa kanya? Bakit niyo pinakialaman ang tenga niya? Hindi mo ba alam na matagal na siyang hindi nakakarinig sa kaliwa? At ang kapal ng mukha mo, lalo na yung fiancé mo na magpakita pa rito. Sigaw ni Zia, nabigla naman si Austin sa nalaman. Tiningnan niya si Lindsay na umiiyak pa rin sa bisig ng kaibigan. Anong ginawang kasalanan ni Lindsay para gawin niyo to sa kanya? Wala siyang kalaban-laban, mga hayupi kayo. Iyak ni Zia. Parang mabubuwal sa kinatatayuan si Austin, sa ilang taon nilang pagsasama ni Lindsay, ni minsan ay hindi man lang niya napansin ang deferensya nito. At ngayong pati ang kanan tenga ni Lindsay ay, hindi na nito maririnig pa si Austin na humingi ng tawad sa lahat ng nagawang kasalanan. Hindi na maririnig ni Lindsay na sabihin ni Austin na mahal siya nito. Masyadong mabigat ang atmosphere ng mga sandaling iyon nang biglang maglabas ng cheque si Nika at hinagis sa kama. 40 million kapalit ng tenga mo. Ayos na ba yan? Marahas na hinawakan ni Austin ang kamay ni Nika saka ito hinayla palabas ng kwarto. Austin, reklamo ni Nika, pero nilamo na ng galit si Austin at dinala ito sa restroom na tanging personnel lang ng ospital ang pwedeng gumamit. Pagpasok ay marahas na itinulak sa cubicle si Nika saka hinalikan. Agad naman itong nagpadala sa init ng katawan, walang ideya na ang ginagawa na lamang ni Austin ay pawang paghihiganti. Sa loob ng cubicle ay naganap ang isang bagay na siguradong pagsisisihan ni Austin. Inangkin niya si Nika sa mabilis na paraan at pagkatapos ay iniwan na parang walang nangyari. Wait, Austin, saan ka pupunta? Ani Nika na inaayos pa ang sariling damit. Ano pa bang gusto mong makuha, Nika? Gusto mo ng kama, di ba? Ngayong naibigay ko na, ano pang pinaputok ng botchi mong gago ka? Tuluyang sumabog sa galit si Austin at pinagsususuntok ang salamin na kaagad na basag. Damyugo ang kamay ni Austin pero wala siyang pakialam. Natakot naman si Nika at napaatras nang lumapit siya. Magpapakasal tayo at sisiguraduhin kung magiging miserable ang buhay mo bilang kabayaran ng ginawa mo kay Lindsay. Gagawin kong impyerno ang buhay mo, banta ni Austin. Sa takot ay nagpakawala ng sampal si Nika. Nababaliw ka na, nang dahil lang sa chip na babaeng yun ay nagkakaganyan ka. Ikaw ang chip, Nika. You're the cheapest for wanting a jerk like me, na sinusuka na ni Lindsay. Umiyak si Nika pero wala nang pakialam si Austin. Nag-zipper lang siya ng pantalon saka tuluyang umalis. Sa pag-uwi ni Nika sa bahay ay isang malutong na sampal ang pinadapo ng kanyang ama. Ginagamit mo ba talaga yung utak mo? Alam mo ba kung gaano kalaki ang in-invest ng pamilya natin at ng mga Lopez sa proyektong ito pero anong ginawa mo? Pinakialaman mo pa ang babae ni Austin. Makailang beses dinutdot ng ama ang daliri sa kanyang sentido. Sa ginawa mong to para ka na ring naghamon ng giyera sa buong angkan nila. Bakit kamo? Dahil sa oras na si Austin na ang magmamanage ng buong business nila, ang pamilya natin ang una niyang pababagsakin. Malalim na ang gabi nang bumalik si Austin sa ospital. Nakainom siya ngunit hindi naman lasing. Hindi na niya binuksan ang pinto at nakontento na lamang na sumilip sa see-through portion ng pinto. Lumingon naman si Lindsay na yakap-yakap ng mga sandaling iyon ang tuhod. Nagtagpo ang tingin nilang dalawa ni Austin hanggang sa itago niya ang mukha sa may tuhod. Mula sa pwesto ay ramdam ni Austin na natatakot ito sa kanya kaya umatras siya at lumayo sa kwarto. Naglakad siya patungo sa pinakadulo ng pasilyo at binuksan ang maliit na bintana. Pumasok ang malamig na simoy ng hangin na inaalis ang mabahong amoy ng alak sa kanyang katawan. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng mahinang yabag ng paa na papalapit. Hindi na kailangan lumingon dahil nakikita niya ng bahagya sa renleksyon ng bintana kung sino ang taong nasa likod. Si Louie. Napabuntong hininga si Austin saka naglabas ng sigarilyo sabay Cindy at kumalat sa hangin ang usok. She was stunning when I first saw her, panimula niyang kwento. Kaya ginawa ko ang lahat para mapansin at maging akin siya. Alam ko naman na hanggang doon na lang iyon. Wala sa isip ko ang pakasalan siya't makasama hanggang pagtanda. Pero ngayong humantong na sa ganito ang lahat, ang tangi ko lang magagawa ay tuluyan siyang palayain at huwag nang guluhin kahit na kailan.
Matapos ang makailang beses na paghit-hit ay nilamukos niya na parang papel ang sigarilyo. Kaya masaya akong nandyan si Zia para sa kanya. Mapapanatag akong lumayo. Tahimik lang si Louie hanggang sa tuluyang magsalita, nagpatawag ako ng magagaling na doktor para suriin si Lindsay. Permanente na ang kondisyon ng kanan niyang tenga at ang tanging solusyon na lamang ay ang hearing aid para makarinig pa siyang muli. Sigurado ka ba sa desisyon mong lumayo? Lumingon si Austin. Alam mong wala akong choice. Wala ako sa posisyong magdesisyon para sa sarili ko, matapos iyong sabihin ay nag-iwan siya ng Zeking nagkakahalaga ng 50 million para kay Lindsay. Hindi bilang kabayaran sa mga nagawang kasalanan kundi para magkaroon ito ng komportableng buhay. Sa pag-alis sa ospital ay tuluyang hindi napigilan ni Austin ang emosyon, umiyak siya ng mga sandaling iyon. Tuluyang lalayo kay Lindsay na siyang nagbigay sa kanya ng saya. Bumalik sa kwarto si Louie matapos umalis ng kaibigan at saka binigay kay Lindsay ang tsyeke. Walang salita pero alam na ni Lindsay ng mga sandaling iyon na tuluyan nang nagtapos ang ugnayan na meron sila ni Austin. Ang hawak na tsyeke ang pamamaalam nito sa kanya. Masakit at hindi niya napigil ang umiyak. Yumuyugyug ang balikat niya dahil sa emosyong nararamdaman. Gusto niyang sumigaw sa sakit pero mas pinili na lamang niyang manahimik, kagatin ang ibabang labi. Niyakap naman siya ni Zia saka ito tiningnan at lamabi, "Nandito lang ako, hindi kita iiwan," walang ingay niya iyong sinabi. Naitindihan naman ni Lindsay kahit wala siyang naririnig. Kailangan niyang sanayin ang sariling pag-aralan ang bamasa ng labi o kahit mag-sign language man lang. Naiiyak man ay ngumiti si Zia at muling lamabi, "Lagi mong tatandaan na nandito lang ako palagi." Nang inag ang labi ni Lindsay at tuluyan ng napahagulgol. Nakakalungkot pakinggan ang iyak kaya maging si Zia ay hindi na rin napigilan ang luha habang yakap-yakap ito. Samantalang pinagpasyahan naman ni Louie na iwan pansamantala ang dalawa at nagtungo sa dulo ng pasilyo kung saan unang pumwesto si Austin. Sa bukas na bintana ay nanigarilyo siya habang umiihip ang malamig na simoy ng hangin. Dalawang araw ang lumipas at sinubukan na ni Lindsay na gumamit ng hearing aid. Nang magsalita si Zia ay automatikong nanubig ang mga mata niya at tumangot-angot. Kaya maging si Zia ay naluha na rin at tuluyang naiyak. "Bakit ka umiiyak? Parang sira naman, ta, naririnig kita kaya ako naluluha. Masaya lang ako, kasi naririnig mo na ulit ako." Matapos ay niyakap ito ni Zia. Masaya na kahit papaano ay muli itong nakakarinig. Ngunit hindi mawaglit sa isip ang malungkot nitong mukha. At ang trabaho nito. Muli pa kaya itong makakabalik sa pagmomodelo. Masaya si Zia na nalulungkot para sa kaibigan. Kinagabihan, ay umuwi siya sa tinutuluyan matapos saglit na dumaan sa tindahan para bumili ng alak. Nalulungkot siya at gustong uminom pero hindi pa man nangangalahati ang bote ay mas lalo siyang na-depress. Maya-maya pa ay nakaramdam ng antok kaya ihiniga muna ang ulo sa table. Naalimpungatan lang si Zia nang makaramdam ng malagkit sa pisngi. Minulat niya ang isang mata at nakitang dinidilaan siya ni Hara. Napakurap si Zia, nagtataka kung anong ginagawa ng tuta sa mismong tinitirhan niya. Saka lang tuluyang nagising ang diwa ng kumahol na ito habang kamakawag ang buntot. Umayos siya ng upo at nakita sa sofa si Louie. "Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok?" ani Zia at pagkatapos ay napapaypay sa sarili gamit ang kamay ng main item. Nagtanggal pa siya ng dalawang butones sa suot na damit para mapreskuhan. Habang si Louie ay nakatitig at makailang ulit napapalunok ng laway. Sobrang tagal nang walang nangyayari sa kanilang dalawa. At aminado siyang naapektuhan ngayon sa ginagawa ni Zia. Mukha mang normal ang ginagawa nito pero siya ay iba ang nakikita. Hanggang sa tuluyan nang tumayo si Louie at nilapitan ang asawa. Nilapat ang isang kamay sa table habang ang isa ay nasa sandalan ng upuan ni Zia. At pagkatapos ay inilapit niya ang mukha para halikan ito sa labi. Napakurap naman si Zia. Bahagya man na bigla ay alam niyang mali itong ginagawa ni Louie. Kaya iniwas niya ang mukha matapos lamapat ang labi nito. Ngunit hindi siya hinayaan ni Louie na hinawakan ang baba niya upang pumirmi at mas lalo pang palalimin ang halik. Si Zia ang nakainom pero sa ginagawa ni Louie ay parang ito mismo ang lasing. Hanggang sa tuluyan nang nadala si Zia at tumugon sa halik. Ang dalawang kamay ni Louie ay lumipat na sa bewang niya saka siya binuhat paupo sa table upang mas mahalikan ng maayos.
Louie, hindi dapat natin 'to ginagawa, ani Zia sa pagitan ng halik. Pero hindi tumigil si Louie na tuluyan nang ipinasok ang kamay sa suot na damit ni Zia. Humahaplos sa makinis at malambot nitong balat. Ayaw mo ba talaga, Zia? Tanong ni Louie sa pagitan ng halik habang malalim na ang paghinga. Matapos ay tumigil at tiningnan ito diretso sa mga mata. Pareho silang hinihingal ni Zia at kahit nakikita naman sa mata ay pinili pa rin itong tumanggi. Ayoko, Louie. Malagkit at malalim ang tingin ni Louie ng mga sandaling iyon. Rerespetuhin niya ang desisyon ni Zia kung ayaw talaga nito. Pero ang reaksyon at pamumula ng pisngi ni Zia ay sapat ng rason para magpatuloy siya. Kaya kinuha niya ang kamay nito at inilapat sa nag-iinit niyang pisngi. Gusto niyang makita ni Zia kung anong nararamdaman niya ng mga sandaling iyon sa pamamagitan ng pagtitig sa kanyang mga mata. Ayaw mo ba talaga? Pag-uulit ni Louie, hindi nakasagot dahil maging siya ay naguguluhan na sa sariling emosyon. Kaya muling inilapit ni Louie ang mukha at inangkin ang malambot na labi ng asawa. Kinaumagahan, ay nagising si Zia at ang una niyang napagmasdan ay ang gwapong mukha ni Louie. Nakapikit at natutulog pa ito, na ang isang buong braso ay ginawa nilang unan habang ang isa ay nakayakap sa kanyang bewang. Nakalapat ang kamay sa loob ng suot niyang damit kaya ramdam niya ng init ng palad ni Louie habang nakahiga silang dalawa sa sofa. Pinagmasdan pa ng mabuti ni Zia ay napansing magulo at gusot ang suot nitong damit, may pantalon pero walang sinturon. Matapos ay ang sarili naman ang tiningnan. Suot niya pa ang damit kagabi pero parang may kulang. Wala siyang suot na underwear at ang brazier niya. Nasa sahig, kaagad nag-init ang pisngi ni Zia. Walang duda na may nangyari sa kanilang dalawa ni Louie. Mariin siyang pumikit at kinalma ang sarili saka nagpa siyang bumangon at maingat na gumalaw. Ngunit humigpit ang yakap ni Louie sa bewang niya at mas lalong pinaglapit ang kanilang katawan. Napalunok ng laway si Zia habang nakatitig sa kisame. Ramdam niya kasi ang umbok ni Louie sa sobrang lapit ng mga katawan nila sa isa't isa. Maya-maya pa ay marahang tinatapik ni Louie ang bewang niya na parang ginagawa ng isang ina sa anak na pinapatulog. Don't move, ginigising mo si Junior. Sige ka, ang hirap pa namang patulugin, saad ni Louie. Nanigas naman sa pwesto si Zia at naghintay na lamang na humupo yung nararamdaman na tumutusok sa hita niya. Ilang sandali pa ay marahang hinaplos ni Louie ang balikat ni Zia at matamon itong tinitigan sa mga mata. Iyong nangyari kagabi, do you want me to be responsible? Napakurap si Zia dahil sa totoo lang ay hindi niya maalala kung paano nila ginawa at kung nakailan sila kagabi. Pero mas mainam na wala siyang maalala para hindi gaanong nakaka-guilty na may nangyari kahit magkahiwalay na sila. Napagpasyahan ni Zia na bumangon na at sinukle ang mahabang buhok gamit ang sariling daliri. Nakatitig naman si Louie sa magandang kamay ng asawa. Gusto lang niyang titigan buong araw si Zia na kahit napakadami niyang kailangang gawin sa kumpanya. Sa isang iglap ay tinamad siyang bigla at gusto na lamang makasama ang asawa buong araw. Hinawakan niya ang kamay ni Zia saka marahang hinaplos-haplos. Bakit di ka nagsasalita? Ibinaling ni Zia ang tingin sa table kung nasaan ang naiwang alak na hindi pa nangangalahati ang naubos na laman. Hindi na tayo mga bata para maggagaganyan pa, Louie. Isipin na lang natin na dahil sa instinct, saka hindi pa tayo official na hiwalay, hindi pa nakokompleto ang divorce procedures kaya pwede nating isipin na normal lang yung nangyari dahil mag-asawa pa rin naman tayo kahit papaano, wise at kalmadong wika niya. Matapos ay nagbaba ng tingin si Zia at muling napansin ang brazier niya sa sahig. Mabilis niya itong pinulot at nagtungo sa kwarto para kumuha ng panibago at nakakahiyang wala siyang suot. Matapos makapagbihis at palit ng damit ay sinimulan na niya ang araw na gaya lang din ng pangkaraniwang ginagawa niya. Naglilinis ng bahay saka nagluluto ng pagkain. Habang si Louie ay prenteng nakaupo sa sofa pinapanood ang asawa na may ngiti sa labi. Remind ko lang na hindi ka pa sumasagot sa tanong ko, Zia, pangungulit ni Louie. Kagabi lang ay naiiyak ka pa habang sinasabing ayaw mo pero nasa sarap, lasing ako noon, Louie. Wala akong matindaan sa sinasabi mo, putol ka agad ni Zia. Hindi na nang asar si Louie sa kamay kung anong dinukot sa likod. Ang underwear, kaagad namang lumapit si Zia at hiniblot ang hawak nito saka itinago sa likod. Iyan ba yung binili mo sa mall dati? Tanong ni Louie. Ewan,
Nasaan na pala yun, at hindi ko pa nakikitang naisukat mo na sa harapan ko? Tanong ni Louis. Ewan, nasaan na pala yun, at hindi ko pa nakikitang naisukat mo na sa harapan ko? Umiwas ng tingin si Zia ng medyo maluha. Dahil natatandaan niyang iyon ang mga panahong sinabi nito na magsisimula silang muli. Na kahit hindi nito alam kung paano magmahal ay sisikapin itong maging mabuting asawa sa kanya. At siya naman itong tanga ang daling naniwala na kahit sinabi niyang baka hindi na maibalik ang dating pag-ibig ay ayos lang kay Louis at handa itong maghintay. Ngunit sa huli ay nadismaya at nasaktan lang siya. Hindi ibig sabihin na may nangyari sa atin kagabi ay magkakaayos na tayo. Pinapakitunguhan lang kita ng maayos dahil sa kabutihang ginawa mo kay Papa at Lindsay. At kung hindi sapat iyong nangyari kagabi, matapos ay lumapit kay Louis at naupo sa kondangan nito. Alam ni Zia na hindi ito tatanggi kapag siya na ang unang nag-initiate. Hinalikan niya ito sa pisngi. Nag-react naman si Louis at hinawakan siya sa leeg sa kamarahang inilayo. Nagkatitigan sila at lakas loob na sinabi ni Zia sa kabila ng kabang nararamdaman na, linam naman ako ng contraceptive pills pagkatapos para hindi ako mabuntis, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Hindi man halata pero sumama ang loob ni Louis sa narinig. Why would I? Gumamit nga ako ng proteksyon kagabi kaya ikaw ang hindi dapat mag-alala. Uminit naman ang pisngi ni Zia dahil sa prangka nitong pananalita. Napatiimbagang si Louis na masama pa ang tingin sa sahig. Pero maya-maya pa ay nawala rin kaagad ang inis sa kamaingat na binuhat at inihiga si Zia sa sofa. Matapos ay inangkin ang malambot nitong labi, na bahagya pang pinanggigilan at kinagat-kagat. Talaga bang wala kang natatandaan kahit nakaunti lang sa nangyari kagabi? Nagmulat ng mata si Zia ngunit napapikit din ng halik-halikan na ni Louis ang kanyang leeg. Sa susunod, magdahan-dahan ka sa pag-inom. Paano na lang kung may makasalamuha kang ibang tao at samantalahin ang kalasinggan mo? Mas lalo mo lang akong pinag-aalala, ani Louis. Pagkatapos ay saka umayos ng upo at hindi na muling hinawakan o hinalikan ang asawa. Habang si Zia ay nanatili lang nakahiga sa sofa nang biglang lumapit ang tuta na gustong sumampa kasama siya. Hindi niya napigil ang haplasan ang malambot na balahibo ni Hara na kaagad tumahol sa tuwa. Kumawag-kawag ang buntot at lumulukso pa kaya natawa si Zia dahil nakukyutan siya sa tuta. Ang cute niya talaga, hindi niya napigil ang isatinig. Kinarga naman ni Louis ang tuta saka inilapit kay Zia. Gusto mo ba siyang alagaan? Naglaho ang ngiti sa mukha ni Zia. Iniwas niya ang mukha nang dilaan siya ng tuta. Ilayo mo siya, Louis, aniya. Iyon naman ang ginawa ni Louis. Ilang sandali pa ay nagsalita, may importanteng meeting akong pupuntahan ngayong umaga at babalik na lang mamayang gabi. May importante rin akong lakad mamayang gabi, tugon ni Zia. Ano naman? Sinong kasama mo, si Patrick ba? Casual na tanong ni Louis. Hindi kailangang magpaliwanag ni Zia pero sinabi pa rin niya at baka bigla itong manggulo sa pupuntahan niya, makikipagkita lang ako sa investor na ipinakilala ni Mrs. Lim. Naroon din siya, sasamahan ako. Gusto mo bang ihatid na kita sa pupuntahan mo? Ani Louis na inilingan ni Zia. Bakit? Ayaw mong malaman ng ibang tao na may asawa ka? Kumunot ang noo ni Zia na ikinangiti ni Louis sa kabinuhat ang tuta gamit ang isang kamay. Magbabay ka kay Mommy, Hara, ani Louis na iwinagayway pa ang paa ng tuta. Sumimangot naman si Zia. Pero halata ang pamumula ng pisngi dahil sa panunokso ni Louis. Hindi na rin ito nagtagal at lumabas na ng bahay kasama ang tuta. Pagkaalis nito ay ipinagpatuloy ni Zia ang paglilinis. Makalipas ang ilang minuto ay may dumating na delivery food para sa kanya na in-order ni Louis at may special note pang iniwan. Eat well, Harris mom na paupo na lamang si Zia sa sofa habang iniisip ang mga pinaggagawa nito. Mula sa tuta, sa pagkain, maging ang mapanukso nitong note. Lahat iyon ay walang duda na estilo ng isang lalaki kapag may pinuperso na babae. Dapat ay babole-wale na lamang niya ang ginagawa ni Louis. Ngunit kung hindi dahil sa tulong nito nang atakihin ang kanyang ama, maging ang pagtulong kay Lindsay ay baka kung ano nang nangyari sa dalawang mamahalagang tao sa buhay niya. Kaya nagpapasalamat siya at pinakikitunguhan ito ng maayos kahit papaano. Pagsapit ng tanghali ay nagtungo siya sa ospital para dalawin ang kaibigan. At kinagabihan, gaya ng sinabi niya kay Louis ay nakipagkita siya kay Mrs. Lim. Bahagya itong nauna sa kanya ng ilang minuto sa restaurant.
Tulungan mo nga akong pumili ng mau order at medyo pihikan tong VIP natin, saad ni Mrs. Lim. Naupo naman si Zia sa tabi nito saka nagbigay ng opinion sa pagkain at iyon ang in-order ni Mrs. Lim. Habang naghihintay ng order ay nagkwentuhan muna sila at isa nga sa napag-usapan ang tungkol sa engagement ni Austin na nasundan ng isang eskandalo. Hindi naman nagkomento si Zia dahil naaalala lang niya ang nangyari sa kaibigan. Hanggang sa ilang sandali pa ay hinatid na ng waiter ang pagkain halos kasabay ng pagdating ng hinihintay nilang tao. Na walang iba kundi si Louie. Ang ngiti ni Zia ay naglaho nang makita ito. Hindi niya akalaing ito pala ang tinutukoy na kaibigan ni Mr. Lim na gustong mag-invest. "Sorry at ngayon lang ako dumating, naipit sa traffic," ani Louie kay Mrs. Lim. "Ayos lang, hindi na nga namin napansin ni Zia ang oras." Ibinaling naman ni Louie ang atensyon sa asawa. "Bagay sa'yo ang suot mo ngayon," puri niya pa kay Zia. Pero nanatili itong tahimik hanggang sa magsalita si Mrs. Lim, "Huwag ka sanang magtampo sa'kin, Zia. Si Louie mismo ang nakiusap kaya pinagbigyan ko, sorry, hindiyang paumanhin ng ginang." Tipid lang nang umiti si Zia. Hindi naman siya galit kay Mrs. Lim, sadyang nabigla lang na si Louie pala ang makakamit niya ngayon. Maya-maya ay nagpaalam si Mrs. Lim na aalis na at naiwan silang dalawa ni Louie sa table na lumipat pa sa tabi niya. "Galit ka ba dahil ako yung investor? Dine client na namin ang offer mo pero bakit gusto mo pa ring mag-invest sa puntong kinuntsaba mo pa si Mrs. Lim?" Dismayadong saad ni Zia, napabuntong hininga si Louie. "Dahil gusto kong tumulong, Zia. Naghahanap kayo ng investor kaya ito ako. Ano bang gusto mo, yung makipag-deal sa taong di mo naman lubos na kilala? Paano kung may kapalit pala? May gawing hindi maganda sa'yo." Hindi na nakipagsagutan si Zia at pinili na lamang umalis. Kinuha niya ang bag sa katumayo. "Stay, samahan mo kong kumain," pigil na saad ni Louie. Umiling si Zia. "Aalis na ko and please, huwag mo nang ipilit ang pag-i-invest sa concert ni Mr. Samuel." Mabilis namang tumayo si Louie. "Kung ganon ay ihahatid na lang kita pa uwi." Hindi ito pinansin ni Zia at nagtuloy-tuloy palabas sa restaurant ngunit humabol pa rin si Louie. Nang malapit na sa kotse ay nilampasan si Zia para pagbuksan ng pinto. Sa loob ay naroon ang tuta na natutulog ng nakabaluktot. Mas lalo lang nakaramdam ng lungkot si Zia dahil nakikita niya ang sarili sa alagang tuta na matiyagang naghihintay sa pagbabalik ni Louie. Ganoon siya sa loob ng 4 na taong pagsasama nila ni Louie. Matiyagang naghihintay sa pagbabalik nito galing sa trabaho na madalas ay hindi nangyayari at nakakatulugan na lamang niya. "Salamat na lang pero gusto kong umuwi ng mag-isa," tanggi ni Zia. "Bakit?" ani Louie na akmang hahawak sa balikat pero mabilis na itong umatras. Saka nagmamadaling umalis si Zia para hindi na mahabol. Kaya halos madapa pa siya sa paglalakad ng mabilis. Lakad-takbo ang ginawa ni Zia makalayo lang dahil muli na namang bumabalik sa kanya ang alaala kung paano at gaano niya ito minahal. "Zia, sandali," habol pa rin ni Louie. Ngunit nagbingi-bingihan si Zia hanggang sa tuluyan ng makalayo. Tumigil naman si Louie at hindi na muli pa itong hinabol at bumalik na lamang sa kumpanya. Sa opisina ay ibinigay ni Alice ang pinakabagong analysis report ni Zia mula sa psychologist doctor. Kaagad namang binasa ni Louie ang dokumento nang matapos ay inutusan ang secretary, "Ipadala mo yung payment sa doctor." Tumanggaw naman si Alice saka lumabas ng opisina. Pagkasara ng pinto ay biglang nanghina ang kanyang tuhod habang nakahawak pa rin sa doorknob. Bigla siyang kinabahan dahil sa pinaggagawa ni Louie. Ngayon siya nagpapasalamat na ikinasal ito sa iba dahil kung nagkataon na hinabol niya si Louie ay siya ngayon ang nasa posisyon ni Zia. Pagka-uwi ni Louie ay dumiretso siya sa study room. Naupo siya sa sofa habang iniisip ang asawa. Kanina lang niya itong nakasama pero namimiss na niya ulit. Ang yakap nito, amoy, halik, lahat ng meron si Zia ay namimiss niya. Sa kakaisip ay hindi niya akalaing tatawagan siya nito. May tuwa at kaba siyang naramdaman ang sagutin ng tawag, "Nagpunta ka ba sa bahay niyo? Nilagay ko sa bag mo yung susi para mabisita mo naman. Wait, nakauwi ka na ba, gusto mong sunduin kita?" "Nakauwi na ko." "Ganoon ba, kamusta, maganda ba, yung mga bulaklak sa garden?" Hindi sumagot si Zia hanggang sa narinig ni Louie ang hikbi ng asawa sa kabilang linya.
Hindi ito ang unang beses niyang narinig na umiyak si Zia. Pero habang tumatagal ay unti-unti siyang naaapektuhan. Mabigat sa dibdib na marinig ang nahihirapan nitong boses. Natapos ang tawag na puro iyak lang ni Zia ang maririnig sa linya. Mahigpit ang hawak ni Louie sa cellphone at kung gugustuhin ay madali lang niya itong mapupuntahan sa tinutuluyan ngunit nagpigil siya. Hindi niya gustong masira ang plano na muli itong maangkin. Ang gusto niya ay bumalik sa kanya ng kusa si Zia. Hindi magandang strategy kung palagi niya itong kukulitin. Bibigyan niya ito ng space para maisip ni Zia na sa oras ng kalungkutan ay kailangan ito ng masasandalan, at siya iyon. At malaking tulong ang psychologist doctor nito sa pinaplano niyang muling bumalik sa kanya si Zia. Ilang sandali pa ay ilang katok sa pinto ang naggambala sa kanya. "Sir, may matanda po sa labas at hinahanap kayo, tatay raw po siya ni Miss Bea, saad ng katulong." "Paalisin mo, sabihin mong nagpapahinga na ako." Ang sabi niya po, "Sir, ay hindi siya aalis hanggat hindi kayo nakakausap." Lumuhod po ito kanina at walang balak umalis sa pwesto, paliwanag ng katulong. Wala namang pakialam si Louie. Hanggang sa lumipas ang ilang oras, nasa kama na siya nang maisipang tingnan sa labas kung naroon pa ba ang ama ni Bea. Napabuga siya ng hangin matapos makitang naroon pa nga ang matanda, nakaluhod. Sa huli ay napagdesisyonan ni Louie na bumaba at harapin ito. Si Manuel naman sa kabilang banda ay kanina pa hindi maramdaman ng tuhod at paa dahil sa tagal ng oras na naroon siya sa labas ng bahay ni Louie. Alam niyang hindi siya nito haharapin pero umaasa pa rin siyang maaawa ito sa kanya. At hindi nga nabalewala ang pagtatiyagan niya nang makitang bumukas ang pinto at may katulong na nagpapasok sa kanya sa loob. Pagtapak sa loob ng bahay ay napanganga si Manuel. Ito ang unang beses na tumapak siya sa pamamahay ni Louie at hindi niya akalaing napakalaki at garbo ng buong bahay maging ang mga gamit. Pinaupo siya sa magarang sofa ng katulong at binigyan ng mainit-init na tsaa. Maya-maya ay napansin na niyang bumababa ng hagdan ang hinihintay. Naupo si Louie sa sofa at tiningnan si Manuel. "Anong sadya niyo? Sa pagkakaalam ko'y normal naman ang kondisyon ngayon ni Bea. Pera ba, hindi sapat yung binigay ko para sa inyong mag-asawa." Nanginginig ang kamay ni Manuel na humawak sa tasa para uminom dahil nanunuyot na ang lalamunan sa tagal niyang naghintay sa labas. "Sir Louie, alam kong malaki ang nagawang kasalanan ng anak ko sa inyong mag-asawa pero nakikiusap ako na huwag niyo nang ilayo sa amin si Bea. Napagdesisyonan namin ni Linda na sa oras na tuluyang lisanin ni Bea ang mundo ay iuwi ang labi niya sa lugar namin," ani Manuel saka lumuhod sa harap nito. "Pinapangako naming hinding-hindi na kami babalik sa lugar na ito at mamumuhay ng malayo sa inyo." Matapos ay inilapag sa table ang dalawang bagay. Ang picture ni Bea na kuha lang kanina at isang CD tape. Unang kinuha ni Louie ang litrato at halos hindi na niya makilala si Bea sa itsura nito. Payat, mapatla at walang kabuhay-buhay ang mga mata. "Ano namang meron sa tape na yan?" aniya kay Manuel. "Ang sabi lang sa akin ni Linda ay iyan daw ang lagi mong pinakikinggan noong nakomatose kayo. Ni-record iyan ni Bea para sa inyo." Muling nagbalik sa alaala ni Louie ang araw na muli niyang iminulat ang mga mata at narinig ang magandang tugtugin. Kaagad niyang pinahanap sa staff na nagbabantay ng mga sandaling iyon kung sino ang nag-iwan ng record. Ngunit na sa mismong harapan na pala niya, si Bea na ng mga panahong iyon ay nakakalakad pa at isang baguhang nurse sa ospital. Malaki ang pasasalamat niya kay Bea sa araw-araw nitong pagbabantay at alaga sa kanya. Matapos maalala ang nakaraan ay tiningnan niya si Manuel. "Masyado nang malalim ang gabi. Ipapahatid ko na kayo pabalik sa ospital." Saka siya tumayo at bumalik sa kwarto. Kinuha niya ang cellphone na nasa side table saka tinawagan si Alice kahit 10 oras na ng gabi, pagsikat ng araw mamaya ay ipalipat mo sa special ward si Bea. Sa kabilang linya ay natigilan si Alice sa pagkabigla. "Pero, sir, tanging kabilang lang po sa pamilya ang inililipat doon. Hindi po ba kayo nag-aalalang malaman ito ni Ma'am Zia? Gawin mo na lang ang inuutos ko, Alice." "Okay po, sir," labag sa loob na saad ni Alice sa kabinaba ang tawag. Sa sumunod na araw ay nagkausap sina Joshua at Louie dahil tuluyan nang pumayag si Zia na mag-invest ito na naging major investor pa sa classical concert. Kaya hindi na nagtaka si Zia na makita ang sasakyan ni Louie sa labas ng theater. Bago pa siya makalapit ay lumabas na ito sa kotse at nilapitan siya.
Medyo namumula pa rin ang mata mo. Umiyak ka ba ulit pagkatapos ng tawag kahapon? Umiwas naman ang tingin si Zia. Ngunit nang ahas pa ring humaplo si Louie sa kanyang pisngi. Come home with me, my wife. Matapos ay niyakap si Zia. I miss you, ani Louie sa kahinawakan ang pisngi nito upang gawaran ang halik sa labi. Tila natauhan naman si Zia saka umatras. Hindi pa ako handang bumalik, Louie. Masyado pang maaga. Ano pa bang dapat paghandaan maliban sa pagkakaroon ng anak? Humakbang palapit si Louie saka muling hinawakan ang pisngi ni Zia. Matapos ay muli itong hinalikan, matagal at puno ng emosyon. Kailan ba tayo magkakaanak, Zia? Gusto ko nang maging ama. Mas maganda kung anak na babae na kasing ganda at cute mo, tapos tatawagan niya kong daddy habang nagpapabuhat sakin. Sumikip ang dibdib ni Zia nang marinig ang sinabi nito. Natutuwa siya na nasasaktan na ganoon ang gusto ni Louie. Hindi ko alam kung dapat ba akong magtiwala sa iyo ulit, Louie. Nasa ganoon silang sitwasyon ang magsimulang umambon kaya hinawakan ni Louie ang kamay ni Zia at iginiya patungo sa kotse. Pumasok silang dalawa sa sasakyan bago pa bumuhos ang malakas na ulan. Nabigla naman si Zia nang biglang kumahol ang tuta na isinama pala ni Louie. Tuwang-tuwa itong naupo sa kondangan niya. Maya-maya pa, matapos makapag-seatbelt ni Louie ay nagmaneho na siya pauwi sa bahay at isinama na ng tuluyan si Zia. Sa daan ay bumuhos ang malakas na ulan at ang tuta ay kaagad nagsumiksik kay Zia, tila natatakot sa tunog na nililika ng ulan. Natatakot siya, Louie. Akin na muna, Zia at medyo kumakalma siya kapag nasa akin. Bakit ganyan ka makatingin, huwag mong sabihing pinagseselosan mo si Hara. Biro ni Louie. Sumimangot naman si Zia kaya muling biniro ni Louie, nako at nagselos na nga. Hindi kaya, depensa kaagad ni Zia. Tumigil at hindi na muling nangasar si Louie hanggang sa makarating ng bahay. Magkasabay silang lumabas ng kotse, dahil ambon na lang ulit ang kaninang malakas na ulan. Yakap ni Louie ang tuta at sumabay naman si Zia para halpusan ang balahibo ni Hara. Ngunit kaagad sinalo ni Louie ang kamay nito kaya tuloy magka-holding hands na silang dalawa. Bago pumasok sa loob ng bahay ay lumipat ang kamay ni Louie sa bewang ni Zia kaya agad itong nag-react. Louie, saway niya nang initian lang nito. Nakahawak ang kamay ni Louie sa bewang ni Zia kaya agad itong nag-react. Louie, saway niya nang initian lang nito. Malakas pa rin ang buhos ng ulan sa labas at nasa dining area sila Zia na pinag-serve ng mainit-init na soup ng katulong. Habang si Louie ay kumuha naman ng wine para uminom saka naupo kaharap si Zia. Kahit may pagkain ay hindi siya tumikim at inilalagay lang sa plato ng asawa. Kumunat ang noo ni Zia at napasimangot dahil hindi na niya kayang kumain ng marami pero ngumisi lang si Louie habang nilalaro sa kamay ang baso ng alak. Nagpatuloy na lang sa pagkain si Zia kahit panay ang tingin sa bintana kung hamina na ba ang ulan. Dahil hindi niya gustong manatili sa lugar. Dumaan ang ilang minuto hanggang sa naging oras ay ganoon pa rin ang kondisyon ng panahon, mas lalo pa nga atang lumakas kaya inalok na siya ni Louie na doon na matulog. Sa guest room nga dapat siya pero sa master's bedroom siya hinaila ni Louie at iginiya sa banyo para makapag-shower. Ang tagal niyang hindi nakabalik pero pamilyar pa rin sa kanya ang buong kwarto, ni wala ngang nabago nang huli siyang umalis. Maging ang mga skincare niyang iniwan ay naroon pa rin sa dating pwesto. Pagkaupo sa harap ng vicinity mirror ay kakaibang nostalgia ang naramdaman niya. At pagbukas ng drawer ay naroon ang diary na parang hindi niya sinunog. Ang cover ay gaya pa rin ng dati pero kapag binuklat ay halata ang kaibahan sa dati niyang diary. Hinaplos-haplos ni Zia ang sulat kamay sa papel hanggang sa manubig ang mga mata. Anong iniisip mo? Tanong ni Louie sa kayamakap mula sa likod ng asawa. Hindi lumingon o tumingin man lang sa salamin si Zia para makita si Louie. Sapat nang naaamoy niya ito nakatatapos lang maligo. Wala naman, ani Zia na pumiyok pa saka ibinalik ang diary. Pinagmasdan naman ni Louie ang mukha ng asawa mula sa salamin at kahit nakatungo ay pansin niya ang pamumulan ng pisngi nito. Ham, talaga ba? Nakikita kong namumula ang pisngi mo, tukso ni Louie. Mas lalong umiwas ng tingin si Zia. Kaya walang duda na nahihiya ito sa paningin ni Louie. Parang gusto kong mag-take tayo ulit ng wedding pictures. Napakurap naman si Zia.
May parte sa kanyang natutuwa na gusto nitong magkaroon sila ng maayos na wedding picture na hindi labag sa loob nito ngunit masyado ng huli para roon. Ayaw nang umasa pang muli ni Zia. Hindi na kailangan, sabi mo nga na iparepair mo yung mga wedding pictures natin, okay naman yun lahat, ani Zia. Bahagyang lumuwag ang pagkakayakap ni Louie hanggang sa biglang niyang binuhat si Zia at inilapag sa kama. Dahil magkaharap na ay nakita ni Louie na naluluha ito kaya inilapit niya ang mukha at hinalikan ang luha nito. May mga bagay akong gustong gawin para sa'yo, Zia, kaya magsabi ka lang. Anong gusto mo at gagawin ko? Puno ng emosyon ang binitawang salita ni Louie kaya tuluyang pumikit si Zia at sinalubong ang matamis nitong halik. Automatikong pumulupot ang dalawa niyang braso sa leeg nito kaya mas lalo pang pinalalim ni Louie ang halik. Sa gabing iyon ay pinagsaluhan nila ang init ng nag-aalab nilang damdamin. Kinaumagahan habang masayang pinapanood ni Louie ang asawa na nakikipaglaro sa tuta ay tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag si Lucia. Biglang naglaho ang ngiti sa labi ni Louie pero sumagot pa rin, "Napatawag ka, Imi. Anong pumasok dyan sa kukot mo't ipinalipat mo si Bea sa special ward? Nahihibang ka na ba?" Galit na saad ni Lucia. Napahilot sa sentido si Louie. Nailipat na siya kaya wala na kayong magagawa pa, mas lalong nanggalaiti sa galit si Lucia. Ganti mo ba to sa nagawa ko? Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag nalaman to ni Zia? Sa sinabi ng ina ay napatingin si Louie sa asawa na masayang nakikipaglaro sa alagang tuta. Walang salitang ibinaba ni Louie ang tawag. Kahit na anong mangyari ay hindi niya hahayaang malaman ni Zia ang totoo. Hindi ngayong unti-unti na silang nagkakaayos. Ang plano niya ay maibalik ang dating Zia na minahal siya kaya hindi niya hahayaang may some iron ang inaasam niya. Pagkatapos ay lumapit siya kay Zia at nilambing pero agad itong tumanggi. "Huwag ngayon, Louie, at kailangan kong magpunta sa ospital. Ngayon nalalabas si Lindsay. First, sayang sige na at baka hindi ako makapagpigil," saad ni Louie saka ito pinakawala na kaagad tumakbo sa banyo para maligo. Nagtungo si Zia sa ospital. Paglabas sa kotse ay biglang sumulpot si Austin. Hindi niya inaasahang makikita muli ang binata matapos ng nangyari. "Pwede ba tayong mag-usap?" ani Austin. Napabuntong hininga si Zia. Wala siyang gustong sabihin sa binata pero pinagbigyan niya ito. Sa kalapit na coffee shop sila nagtungo kung saan ay matatanaw lang ang ospital. Si Austin ang nag-order pero hindi niya ginalaw ang inumin at hinalo-halo lang ang straw. Pareho lang silang tahimik sa nakalipas na minuto hanggang sa tuluyang magsalita ni Austin, "Maayos na ba ang kalagayan niya ngayon?" Nag-angat ng tingin si Zia at itinigil ang paglalaro sa straw saka tuluyang sumimsam. "Alam mo bang laging nakikipagkita sakin sa ganitong lugar si Lindsay kahit hindi naman siya mahilig sa kape. Lagi niyang inirereklamo ang mapait na lasa pero inuubos niya naman ang inumin. Dahil ganun klaseng kaibigan at tao si Lindsay. Big deal sa kanya ang pera lalo na ang kabutihang natatanggap mula sa ibang tao. Tumatanaw siya ng utang na loob. Matagal mo rin siyang nakasama, Austin, at alam mong lagi siyang kapos sa pera. Hindi dahil sa mga luho at iba pang material na bagay kundi dahil sa lagi niyang idinodonate sa orphanage, sa mga batang walang mapupuntahan. Tuldok-tuldok. Ganon si Lindsay, lagi siyang tumutulong sa iba pero ngayong wala nang kasiguraduhang makakabalik pa siya sa pagmomodelo ay baka tuluyan ng maputol ang pagtulong niya sa mga bata, malungkot na kwento ni Zia. Umiyak pa nga siya sakin habang sinasabi na baka hindi na siya makapag-donate sa orphanage dahil kailangan niyang tipirin ang perang binigay mo kahit pa gustong gusto niyang ibigay sa mga bata. "Kaya sa tingin mo ba ay ayos lang siya, Austin? Alam mong hindi siya magiging maayos matapos niyang tuluyang mabingi," patuloy pa ni Zia. Bahagya namang nanubig ang mga mata ni Austin saka umusal ng pasasalamat kay Zia dahil lagi itong nasa tabi ni Lindsay. Hindi naman kailangan ni Zia ang pasasalamat ng binata dahil handa niyang gawin ang lahat para sa kaibigan ng walang hinihinging kapalit. Matapos ang pag-uusap ng dalawa ay pinuntahan na niya si Lindsay na naghihintay. Habang inaasikaso ang discharge papers ay napatanong si Lindsay sa kaibigan, "Nasa labas ba siya? Hinahanap ako." Hindi na kailangan banggitin kung sino dahil alam nilang pareho kung sino ang tinutukoy. Walang iba kundi si Austin. Tumango naman si Zia, kaya hindi na ito muli pang nagtanong.
Sa paglabas sa ospital ay naroon pa rin pala si Austin, nakasandal sa hood ng sasakyan. Kaagad nagtagpo ang tingin ng dating magkasintahan, parehong nangungulila sa isa't isa. Pagsakay ni Lindsay sa kotse ay muli niyang nilinggan si Austin, at ganoon din ito sa kanya. Hanggang sa tuluyang tinakpan ni Austin ang mga mata para hindi makita ni Lindsay na umiiyak.